And we are back mga sir. So ito na, bakbakan natin. Game number 2, Alliance versus, uy, sarap niya na. Alliance versus Team Secret. And game number 1 nga, nakuha nga po dito ng Alliance. Nakakambak sila doon. Kahit na Ayo Gyro itong Team Secret. Pero napagandang pinakita dito ng Alliance. So ito na, game number 2. Nag-update talaga sa akin. Yun na, yun na. Pero yun nga. Snapper ang pinili dito ng Team Secret. And then Alliance naman, Tiny, pati yung nakaligtas na Grimstroke, no? Mm. Pinili na rito. Yeah. Saka kita mo, Team Secret, they banned the S4 hero. They both banned Centaur and itong Team Burso. Like, ang ganda talaga ng nagiging performance ng Alliance when you give S4 a good lane. Oo. Kaya ito yung mga hero talaga na ibaban mo sa side ng Alliance. Naalala mo nung kalaban nila yung OG noon, halos ubusin nila yung hero ni si ni S4. Or yung try lane nila talaga si S4 just so they could punish heavily yung offlane ng Alliance. Doon na naging makakita mo naman ang aga naman ng net worth ng Secret kanina. They were 3k net worth ahead. I think under 12 minutes in pa lang yata sa game natin. So, ang laki talaga ng net worth lead nila. Hindi lang naging malinis yung pag-end nila ng game. Tama. And hindi ako mapasok in-game ha. Pero eto na nga guys. Axe yung pinili rito ng Team Secret. Vanguard hero. Vanguard hero. Yeah. Sila nga nag-snapfire din eh, no? Hmm? Yun na. Okay na. Yung tanong ko dito, parang hindi ko yata nakikita gano'n si Poppy nag-snapfire, no? Si Yapsor? Pwede. Mag-4 sila na snapper. Pero static kasi na hero to eh. Ayaw nang, parang hindi ko nakikita kanya yung Team Secret na nagagato sila na hero. Kaya nga eh, so hindi ko alam kung sino ang gagamit to. I mean, for sure, hindi siya Yapsor na hero. Hindi rin kasi siya Poppy hero. So hindi ko alam kung sinong gagamit sa kanila nito. I guess depende. Kamusta ba yung magkasama sa lane na Snapper Axe? Decent lang, maganda din yung cookie. Yung stand into calls? Axe call. Oo, pwede rin. It's not bad. And Alliance, maganda ni combo kagad din eh. Tayo ni Grimstroke eh. Inkswell, Daggerin, Abalastos, pwede mamamatay. So, kunat na itong dalawa, Snapper and Axe. Doon na may backline naman na sila eh, na pang-cancel nung sa Snapper ult. They have a Tiny. Kapag nakakuha din ng Blink Dagger as well. Pero, yeah, so far, yung mga binaban dito ng Alliance, like Skyrat Mage. Bakit? Tama. Like, siguro pinipredict nila na pwede silang mag-void or they're gonna pick more damage hero kapag ka-call ni Axe. Tapos like, one saka, of ano ito eh, hero yan ni Yapsor eh, yung, ano na yan? Skyrat, oo. Pag call talaga dyan, sabay ultimate na kagad dyan, kaya nila kagad pumatay ng kahit na sinong hero, no? Pero Ursa Warrior ban para dito sa side ng, Team Secret isa mga good counter dun kay Axe and then Raking naman binan dito ng Alliance. Yeah. Raking, bakit Raking? So Void? Are we seeing some Faceless Void? Hindi naisip ko, Faceless Void. Kasi lang naman yung mga hero na ayaw niyan eh, di ba? Or Doom! Sino mong first pick mamaya? First pick Alliance. Second phase, unang magpipick yung Alliance dito. So, I guess, kaya nagbaban na sila. Kailangan nila iban si Faceless Void dito, I would say. Kasi wala pa silang defensive na hero so far. Doon na, unang pick naman din yung Alliance. So, pwede silang mag-pick ng defensive kung sakali mang mag-Faceless Void nga. Like mga Oracle or Shadow Demon, ganun. Mars na nga lang binan dito, oh, ng Team Secret. You gotta respect the team fight. Daming team fight kanina ng Alliance, eh. Kita mo naman, di ba? Saka, like, isipin mo si Limp, ah. Like, yung sa matchup sa gitna, ang ganda din talaga ng performance ni Nisha dun sa Necropos niya. But, oh, yung Duruk sa Lashit, no?
Oo, yung bina, pero yung binabayaran kasi kay Mars yung Arena of Blood saka yung Spear. Eh. Oh, okay. Tusker. So it's gonna be Core Tiny. Oh, nga no, possibly. Yeah. Core na mid na nila to, parang masyado yatang maaga. Naubos na yata hero ni Limp eh. Pero sila din pala yung nag-void na nag-ban ng Faces Void, oh. Oh, Phoenix. Phoenix pick coming from Team Secret. Siguro Snapfire mid to, no? De 5 siguro Snapfire. Papi. 5 na yan Snapfire. Then si Phoenix ni Yapzor. Juggernaut naman. Ikot sa may basag. Mm-hmm. Oh, pero alam na nila kagad. Pipiliin nila. Morphling. Morphling. Okay. Matu? Against Juggernaut, kopay mo lang. Meron ka na kagad yung libre BKB. Mm-hmm. Also, kayang sobay sa Juggernaut talaga itong Morphling, no? Last time na nagkaharap yung Morphling, Juggernaut, Game 3 ng Alliance versus Team Liquid. Kung saan nanalo yung may Morphling. Si Nico Baby yung Morphling nun. Mm-hmm. Ayan, maganda nga yun. Ano kayang gugustuhin nila dito? Ang kulang nila ngayon is yung S4 hero. Ano ba natitirang hero ni S4? Baka ito na ngayon Tiny. Tiny mid? Ah, Tiny offlane. Tiny offlane. Tiny Kaso, Tuskar, tsaka Tiny. Tsaka, hindi, katapat ni Tiny si Morphling eh. Kung magiging safe yung Morphling to, unless i-mid nila to, Nisha Morph. Pwede rin. Word ba si Matu? Mid. Parang mas, more Nisha hero siya recently sa Secret, ewan ko lang. Nagmamorph din naman siguro yan. Ano pa ba natitirang offlane? Tidehunter. Since they have team fight. Pero kasi okay lang si ano eh, si Morphling sa Tidehunter eh. Like he doesn't mind. Diba yung mga ano, Doom? Diba? Doom. Soulbind? Pwede nga. Isang Doom mo lang sa Morph? Ito yata, baba na yata ng Team Secret yan. Doom? Blood o baka Secret. Naman yung, baka naman sila yung mag-necro dito. Yung Alliance? Alliance. Oo nga, no? Pero Doom ngayon binandito ng Team Secret. And last ban ng Alliance. Kind of meh. Hindi ko ganun trip yung Necro offlane, eh. Mm-hmm. Pwede pang kopyahin ni Morphling yun. Sabagay. Oo nga, no? May nag-offlane ba na S4? Oh, Necro. Necro offline. I mean, Krob. Sino ba si Krob? Si Death Prophet. Death Prophet. Offline. Maganda din kasi yung Silence eh. Silence. Versus Morphling, Phoenix. Maganda din yung physical damage. Pang-push nyo ng Tore. Pero, I just don't know kung S4 hero siya. Nag-ban pa sila dito ng Sven. So, iniisip nila na mid-Morphling to. Oh, parang feeling ko nga kasi Nisha hero eh, yung ano, yung Morphling. Morphling na? Mm-mm. Ban nga din sila ng Razor, oh. Ba pang nat... kung sakali? Bear. Troll. Troll is okay. Troll. Pero... Slike! Troll farm, ganun. Ayun nga eh. Usually yung troll yung pang bait eh. Mm-hmm. Yun yung binibid, no? Oo. Eh, medyo, I don't know. Secret 30 seconds! Pareho sila, oh. Wala na silang reserve time. Napapaisip talaga sila eh. Oo. Oh. Pero maganda to, nasa last pick. Oh, Bristleback nga, no? Bristleback? May Axe. May Axe, haharap yun eh. Di ba? Mm-hmm. Saka percentage damage din yung Phoenix Seal, so... Ayaw mo yan. Darkseer! Pwede! Darkseer sa Alliance. Tama. Darkseer sa Alliance. Pero... Bear, sabi sa'yo, Bear! Pag walang-wala ka na, alam mo na kung ano yung pupuntahan mo, ha? Bear. Bear yung mga... Ni Matumbaman. Never naging ano yan.
never na wala sa kanya yan, yung paggamit niya ng lone druid. Pero dahil dyan, ano ang i-pick dito ng Alliance? I think ito na nga yung offlane nila, hinihintay natin. Hero is for... Bloodseeker. Bloodseeker. I think Bloodseeker could be good, but I just don't know. Parang, parang di ko siya trip na S4 hero. Mm-hmm. Slardar? Viper! So wait, tinan natin, sino mag-Viper? S4. S4 pa din, S4 pa din. Ayan, tatapat nila to. Mm-hmm. Viper. Game 3 to. Ako din, feeling ko baka game 3. Game 3 to, guys. Maganto ito, itanim mo na sa ano yan. Isulat mo na kaagad, Nisha Morphling, tas Blonde Druid ni Matumbaman. I mean, pa, isa lang kasi yung ano eh, pang hit nila sa egg. Bear. Though na it could be enough. Yung si Juggernaut. Pero, I just don't know. Hindi, may protecta yung axe din eh. May bear din na may Savage Roar. Parang kasi yung mga offlaner na ganyan, ang hirap na nilang i-punish ngayon. Like sabihin mo na, oo, maganda yung combo ng Juggernaut Grimstroke, pero pwede siyang mag-cut ng creep wave lang din. And maganda yung ano eh, maganda yung triangle. Like you can easily just come back into farm. Plus, may pampatay ba sila ng bear? May siguro si Limp kung yung mala-Mars niya kayo na maaga niya makukuha yung Blink Dagger niya. I think that could be pretty good for Alliance para makapag-gain sila ng momentum. Kasi pwede mo rin sabihin na greedy yung lineup ng Alliance dito eh. Ay, ng Alliance, ng Team Secret eh. Team Secret. Axe, Morphling, and Lone Druid. Like, these three heroes, they need farm as well para magkaroon sila ng impact sa isang game. Pero, ako naman natatakot ako for S4, no? Pag talaga nabugbog siya sa lane dito, dire-diretso itong yung Viper mawawala ng impact dito sa laro natin. Lala, mapupuntrip yata siya rito ng bear. Also, Morphling, di ba? Ay, nako, di ko alam kung dapat medyo maganda yung maging start dito na ito si S4 or else, talagang mawawalan siya ng silbi. Pero ito, pakilala ko muna, for the side of Alliance, S4 yung gamit dito ng Viper, Limp on Tiny, Nico Baby sa Juggernaut, Hansken yung Tusk, FNG naman magiging Grimstroke dito. Secret, yung Papillons na Paryapsor, Phoenix, Nisha, Morphling, Zai on Axe, and si Matu on Lone Druid. And yun nga po, shoutout po sa lahat ng nanonood dyan, guys. And make sure na i-share nyo yung livestream natin. Mga tropa natin kanina pa yan sa YouTube, yan. Shoutout po sa inyo, pati sa may Facebook. Sinianap at Shalala Caster. Galing nga. Namo, Gidardo Santos, shoutout sa'yo. Limp, naghahanap kung may words man. Pero wala. I mean, nag-smoke yung ano eh, yung secret. So, nakapag-play sila ng magandang observer words. So, mas nauna sila sa gitna, kumbaga. Mm-hmm. Pero wala eh, wala silang observer words dito. Ano to? Alliance to sa Alliance. Dito yung sa may taas, ayun o, sa secret. Ah, ito yung kabila. Sa side ng Radiant. Mm-hmm. This is love. Tananan, tananan. Yan ah, huli. And, ito na guys. Welcome sa ating game number 2. Bakbakan ng Team Secret and Alliance. Nisha on the Morphling. Mid Morphling po. For the side of Team Secret, makatapat niya yung Tiny. Isa to sa mga paborito rin namang hero ni Nisha, no? Mm-hmm. Yeah, ito ni ano, ni tawag dito. Ni Lib, yung Tiny. Oop. Oh, nagano kaya siya dito? Nag-orb? Hindi. Wala, wala. Pero Nico, baby, napaikot siya agad sa may bottom lane. Meanwhile, on the top lane, Matumbaman. Sa kanyang bear, katapat itong si S4. Sa kanyang Viper naman. And Nisha. Lagi ito po lahat sigurado sa may gitna. Nakatakot din to, ha? Pwede may isang combo siya dito mamaya. Pag tumaas na yung level na itong si Limp. Yeah. Wag lang. Pero usually naman, syempre, hindi naman na siguro bago yung matchup na yan eh, di ba? Mm-hmm.
like sa mid, parang ganoon lagi naiisip ko eh. Na parang ang hirap ng magkapatayan sa mid unless you make a mistake. Like huge mistake. Kasi even sa China, even sa mga top tier teams, madalang ka makakita ng solo kill sa gitna. Patayan sa gitna na. Pag nakakita ka ng solo kill, talagang sobrang ganda ng play nun or sobrang nag-ready, nagkamali. Mga ganun, dun mo lang makikita talaga na... Sa isa na lang yata eh, nagkakapatayan sa gitna. Pero the rest, wala nang patayan sa gitna eh, no? Talagang farman. Ito, tingnan natin, Nico Baby. Iikot siya rito with the Inkswell, Zai Delegado. Pero kalahati pa ang buhay, mamamatay ba yung Axe? Hindi, bakunat yan. Meron din siya ring recta bote rito, umiikot. Wala bang ikot dyan, sabi ni Zai. Dumalawa naman. And then, meron si Zai ito. Uy, di pa siya tinamaan ng Inkswell to cancel yung salve. Grabe naman, oo, calculated. Calculated niya, mga version, ano? Dalawang normal lang. Hindi, saka ano, siguro, nag, ano din siya, nag, parang, pumusta siya na, baka mag-iikot yung axe ko. Umikot yung axe, kawawa si Nico Baby, baka na-turn niya pa yung sitwasyon na yun, di ba? Dinatensin niya lang kung swerte pa siya kay Balbo, hindi. So, naramdaman niya, hindi pala ako swerte, atas mo na ako. Saan na yun. Yun yung pinakadulong pwede mong, i-atras na buhay. At na, nakapag-atras nga siya ron, sulit na sulit yung salve, guys. Pero let's see, kailangan niya ulit magpa-deliver yan ng consumables. Meanwhile, on the mid lane, Asia versus Slim, suntukan lang itong Tiny and Morphling. Pero lamang yung Tiny rito sa gitna. 18 na last hit for Limp. Nangyari kay Nisha sa gitna. Oo nga, nangyari dito kay Nisha, ano? Lamang dyan yung Tiny, guys. So, sa tingin ko magkakaroon ng maagagang level. Yun na nga. Speaking of level, nag-level 4 yung Tiny at isang combo na lang po si Nisha ron. Binigyan ng tip. Sabi natin wala nakakapatayan. Pero that play coming from Limp, pinatunayan niya kaya namin, kaya niya sumolo kill ng isang Nisha. Morphling ka pala, ha? Ayay, that's huge. And then na-miss niya din yata yung ilang creep wave sa gitna. So, another setback na naman yun para kay Nisha. Kasi ano eh, di ba nakita mo, nag-right clickan silang dalawa. Pero ang difference ng dalawa is yung Tiny, nakabilis siya ng salve. Uy, yung ganda! Oh, FNG, mamamatay! Gusto niya sana lumasit and Nisha, muntika na naman po siya rito ma-burst down. Pero 4 minutes, water rune. Tingnan natin magkakasecure niyan. Baba kay Nisha, sa taas, itong si Limp. And si Nico Baby rin, nahihirapan dito, napilitan pa siyang umikot. Para mawala lang yung Battle Hunger na level 2 for Axe. Ang sakit nun, no? Spirit Siphon. Ah, Spirit Siphon na lang. Fire Spirit. And then, saka meron din Battle Hunger. Ayan, oo. Ang tawag dito, yun nga yung kadalas siya sabi ko kanina. Si Limp kasi nagpadala din siya ng salve. So, yun yung naging difference maker nila. So, napuno agad yung buhay nitong si Tiny. Kasi nag-trade din silang dalawa eh. Si Morphling, hindi siya... Grabe naman. Tiga pa yung warrior. Grabe talaga. May mga lumilipad na kung ano-ano. Pero Limp, inagaw niya rito. Yung bounty, yun na yung pagkakaiba rito na control ni Limp, yung mga bounties. Sabihin, hindi nakuha ni Morph yung 3-minute bounty niya kanina. Oo. May 4 minutes na, 5 minutes na. May bounty pa. Paano niya rin alaman yun? Siguro dahil si Absor, no? And then sa gitna, nagkapakita naman yung Morphling. Ngayon na naman po, combo. Pero buhay naman itong si Nisha. Grabe yung wakbakan, guys. Sigit. Yung iba, pag nag-available na yung raindrop, sakit, oh. Oo, pero papi, meron niya lang cookie dyan. Makakapag-out yan. Yan ang maganda kaya stopper. May cookie siya. So, maganda CS, yung lane dito, Nox. Oo, okay naman yung CS ng mga teams, yung mga lanes. Yung Tiny lang talaga, saka yung Morph, yung malaki yung, malaki-laki yung difference. Medyo din maganda gising ni Nisha. Dito, nagpa-refill na ng bote itong si Nisha sa may gitna. Meanwhile, Zai, afford niyang gawin yan. Bumakdor, yan ang isang kalakasan ng Axe dati pa man. Pero 6 minutes, sino suswertihin? Baba or taas? Ayun, taas.
Oo, di ba? Yung mga ganyang rune, minsan nakakabawi ka dyan eh. Oo, oh, bawi na, bigla. Saka yun nga eh, like sa gitna, like, ang daming sustain. So, baka makakapag-farm at makakapag-farm ka din talaga sa med. And ang hirap mong patayin. Pero, Axe, eto na, may Vanguard na. Medyo, mahirap na patayin to unless wala, mag-rotate mahirap si Viper with the Viper Strike. And susulitin pa ni Zayan. Kita mo. Siyempre. Paparming ko na yung Chris nyo. Paparming ko rin yung neutral nyo rito. Ako ba ba? Ikaw ba? Magagawa mo ba yun? Juggernaut. Diba? Parang ganun tanong niya eh. Pero pinakain ang kukid si Matumbaman. And then sa Big Shroar. Tananan, tananan. Ginamit dito na itong si Matumbaman. Mapag-out naman sila doon. Pero tinrylane na siya sa top lane. And then Nicole Baby nag-iisa rito. Alam yan. Yun nga lang. Nasa mali yung dive dito na itong si Yapsor. Ba, wala. Wala nang damage oh. Ayun, healing. Yan lang siya. Ayun yung maganda. Dapat nga, feeling ko dapat kayo na pa yata kinuha ni Nico Baby yung healing ward niya. Oo. Di parang siya naglalagay isa pa eh. Oh. Level 1 pa. Nasa may healing ward. Punuan. Hinahanap nung yung ayun healing ward. Na. Yup, sir. Nakakita, pero walang dive out din si Yup, sir. Pwede mamatay. Oh! Wow! Nico Baby! Nakakagawa pa ng paraan! Mistake. That was grabe. Huge mistake from Yapsor. Ba't hindi na lang siya nag-dive? O, kanatapos na lang. Hindi, wala siyang dive. Niya. Oh, ginamit nag-dive niya yung dive kanina, diba? Para i-check sana doon sa may punuan eh. Mm-mm. And akala niya. Mm-hmm. They're giving Nico Baby a better lane. I mean, okay na nga yung lane niya sa gitna. Binibigyan pa siya ng ilang extra gold, diba? As much as... Oy? Oh, na-silence. Pero nakapag-strength ano, nakapag agad. Pero nakuha pa rin naman ni Limp yung double damage dyan. And Nisha. Sakit, Kuya Eddie. Naku, mamaya. Mas masakit na yan. Uy! Munti ka na. Pero yung Matumbaman, yung bear niya, yung pinapatay dito, wala yata siyang bear. Kulang lang pala naman. Para sa kanyang resummon. So far, hello? So good. Mm. So, yung Tiny, yung Blink Dagger, I feel like that would be drastic for Sidon Team C kapag masyadong maaga nakuha ni Limp yung kanyang Blink Dagger. Kasi to the point na yung Bear, baka hindi na rin siya makapag-react, ma-burst down siya agad. May silence din pala, ang ganda nun ano, makapag-react ka ng Inkswell, stun, plus ma-silence nung itong si FNG. Yung iba nga nakikita ko, hindi na nila minamax yung ano niyan. Yung trophy. Yung second saka third na. Yung swell na lang saka ano, silence. O, doon nakikita ko. Hindi na mag-greedy, no? Hindi na greedy farm. Oop! Pero yan na nga si Limp with that one combo. Avalanche toast with the double damage. Easy kill on Phoenix. And then si Matumbaman, kailangan niya i-back yung kanyang mga, yung kanyang alaga dito. Pero Papi, with that cookie, delikado rin ito si Matumbaman na Viper Strike. Pero may masyado masakit. Papi! Getting a kill pa! CS4 and FNG! Mayayari rin po siya rito! What? Hindi natin anticipate ni ano doon, ni CS4 yung damage, yung little shredder, no? Pero na-protect naman ito si Nisha. Hindi na tinapos. Nag-move on agad si Taskar sa next target niya. Kasi diba nag-go na si Grimstroke. Siguro kala na yan, kaya natapusin ni Grimstroke. But level 1 ng Stroke of Fate dito. And syempre yung base damage ni Grimstroke, hindi rin naman ganun kalakas. Oo, oh, naka-normal pa nga si Papi doon, nakapanalo pa. Ay, nako. Pero 10 minutes run sa may baba, haste. Makukuha ni Yapsor yan, pero bottom lane, mukhang may go-go sila rito, Nico Baby. Nandito na si Matumbaman sa Big Shroar. Tananan, tananan, bang! That calibrate! Easy for Azai. Saktong-saktong dating ni Matumbaman. Oh, okay na yan. Oh, pero Nisha, delegado ka, wala na siyang waveform out dito. And kinagawa mo. Akala niya mag-isa lang yung Viper. Nisha! Surprise, surprise! Oh my god. Team secret. Ay, na-DC! Nag-rage quit, guys! Ayaw mo na? Mukhang di yata maganda gising ni Nisha, guys. Oo. Tipong hindi yata... Hindi yata nakainom ng gata. Hindi yata beko ng kanyang almusal, guys, no? Oo. Hindi na pag luto ni Inay.
Sabi niya, naglalag lang ako, guys. Sabi niya, naglalag lang ako. Pasensya na kayo. Oh my god. Baka, kasi may observer words yung ano, yung secret doon. Kasi hindi lang talaga kita sa vision or maganda yung positioning dito ni Taskar. Mm-hmm. Either way. Pero dagger na yung time niya. Papunta na yata. Naku. Maglalabasan na raindrop. Kailangan mamili ng raindrop. Oh, raindrop para lang hindi mawanit combo. Bracer sa mga support. May floppy hat na nga si Snapper agad. Oh. Si Phoenix. Hindi, maganda nga din yung floppy hat na yun. Ah, mura lang. Halala mo yung 4 staff na naman. 4 staff. Dami, apat, no? Oo. Alo ata yan, Dinesia. Galing ah. Huwag tumatalong ako ah. Huwag magaling idol nyo ah. Nisha, mga ganyan ah. Kulang daw kanina. Kulang daw sa pamasahe kasi kanina Uber eh. Mm-hmm. Tagal lang ano ah. Anong post ah? Anong nangyari? Sumabog yung PC? Resume. Nag-post. So, Alliance naman yung nag-post eh. Nico Baby, going for Battle Fury po guys. Etong si Nico Baby. So, merong going for Vessel ba itong CS4? O mag-ano lang? Ano lang yata ito? Ano, casual na earn lang ito? Oo nga, mag-dragon lang siya. Oo. Right click din, oh. May Yasha. Manta style. Interesting. Manta style itong si Axe. Oh? Oh! Kasi nga yung shard niya, yung mas malaki yung chance ng counter helix kapag nag-right click siya. I've seen this before. Ginagawa din namin to eh, yung naka-swift blink na Axe. Tapos ikot na ikot daw. Manta style, oh! Tapos ikot ng ikot habang rumaright click kapag naka-shard. Wow! Ay. Makikita natin ito sa wakas, pero Lim, oh, yung ganda naman ang pagkaka-savage roar ni Matumba man doon. Nakaka-break siya ng combo. Hindi kasi tumama din yung swell agad eh. Grabe. Maganda to si Zai. I'm the real carry now. Pero as, I mean, maganda na kasi siya pang boost ng farm, yung Manta style na yan. Ano bang pwede niyang ano dito? Wala naman siyang combo breaker. I mean, yung tiny maybe, para, I don't know. I'm not sure bakit Manta usually hindi mo din binubuo. Parang kailangan pa din kasi nila ng blink eh, oh, kung mapapansin mo. You still want that initiation na magagaling kay Axe. Ah, yung mga tipong ultimate, makocall sabay ultimate snapper, no? Pero let's see kung ano mangyayari dito. Napakayaman naman kasi niya. Kita mo naman siya yung nangunguna sa ating network and may mass madness na rin. Itong si Matumba man, dagger nga yung time, na-reveal na kanina yan. Nisha naman, going for Manta style din. Itong si Nisha. Para na-escape. Battle Fury build nga si ano dito, si Jug, no? I think kayo na din nakita ko yung Alliance, may mga stacks na rin sila dun sa may triangle. Nag-i-stack din si Taskar kanina eh. Dispel lang Viper Strike. Hindi, dispel lang Viper Strike, guys. Cannot be dispelled din yan. Ito yung dispel yung Nether Toxin. Break. Pero, Manta. Manta nga para sa shard nga din niya. Was Axe attack to have a chance to proc a counter helix. Attacks for single, counter helix cooldown, increase attack speed by 35, and proc chance by 10%. Suntukan na, guys! Ako na susuntok, sabi nung Axe. Para saan pa ang aking kamay kung hindi ko gagamitin? Madaya yan yung ano, ikot ng ikot yung Axe. Kasi syempre, mabilis yung attack speed mo eh, di ba? Tapos na pag pasok din yung swift blink, di ba? Kung sakali. Oo. And 180 damage din yan. So talaga namang masakit. So let's see kung mamaya gagana yan, guys. Or makikita ko, parang kasarap yata mag-Axe bigla ako sa pub game, ha? Pag-Axe nga sa pub game. Yan, nagawa din namin. Oy! Dupa rin sa may ano eh, sa may dagger, sabay may ano ka, Blade Vanguard Mail. Defiance, Blade Mail, di ba?
Pero yan nga, mukhang pwede naman to. Oh, pero delegado, FNG. Ngat-ngat ni El Doggy. Matumba man. Mm, paswertihan. Patay. Ito si FNG. Pero yung farm dito ni Lone Druid, sakto-sakto lang ah. Hindi siya like a farm din talaga. Pero kita mo naman na on the mission na si Limp. Mm-hmm. Pero nice patansya dun eh. Nice patansya ron. Itong axe. Ganda ng word. And Papi, may cookie naman yan. Gagamitin yung cookies at makakapag-out yung snapper ni Papi. Kanina pa, no? Wala pa tayo nakikita ng ultimate ng ano? Ng itong Phoenix and itong si snapper. Uy, uy, agaw dito. Ito si Axe, pero nandyan. Ito si Nico, baby. Kukol, sabay TP out. Ang sakit! Oh, inagaw na lang niya. Patay, ito si Zai. Malakas sa lima. Oo, and instant smoke for the side of Alliance. Gusto na nila maghanap ng another kill. Alam nila kulang itong side ng secret. O kaya kumuha sila ng objective, no? Mid? Ipa-farm si Nico, baby, eh. Medyo mahina mag-push yung apat nila na hero, eh. Oh. Talagang pick-off lang sila. I-disrupt nila yung farm dito ng, ano, ng secret. Kasi ang dami nilang core, eh. Oh. Meron silang morphing axe. And itong si Lone Druid. Kaya, ayun nga, at the same time, hindi mo pa rin talaga nakikita yung secret na mag-force ng malaking teamfight. Oh, ayan na naman po ang isang combo and ni Absor! Is down. Sobrang basic. Kailangan... Wala siyang ano, no? Yung raindrops, no? Mm-hmm. Pero mag-ano lang siya. Eh, yung disc. Yun nga eh, kawawa yung mga supports dito ng secret kasi yung mga core ng Alliance, they don't want to fight yet. So, napo-force sila na tumaki ng mga gang. Another try dito kay Axe and Delegado, ito si Zai. Pero pumasok naman si Nisha, may snowball nga lang dito and Zai mamamatay. Hansken, nadamay na rin, pero may boss na DC! Si Nisha ay na DC. Kalagitnaan ng clash, hindi na kinaya, kaya pala nakatayo lang. Itong Morphling doon, no? Lip, makakapag-out pa yata to. May egg naman. Itong si Absor. Pwede niyang gamitin yan. May second skill pa ba siya? Sino si Morphling? Si Absor. Meron pa, meron pa. Dalawa pa yan. Dalawang charge pa yan. Okay, so, game na raw. Na raw. Game na raw. Ang hirap okay. Ito. Okay. Sino mag-resume? Awak na kaagad sa keyboard, mouse. Matumba man, malapit lang din ha. Lalaban si Matumba man dito. Kumbaga, ina-analyze pa ng secret. Okay, what is happening? Okay na, Gina. Gina, oh, resume. Walang gusto mag-resume sa to. Ako na ka, F9, F9. Ayan na, ayan. Na-resume pa na, guys. Oh, pero ginamit na rito. Nisha will fall and mapapasag yata. Basag ang itlog. Hindi, dininay ni Papi. Sabi niya, akin na yung itlog mo. Yapsor. Ako na, ang de-deny niyan. Oh my god, na-deny. Pwede pala yun. Kaya nga eh. Pwede pala yun. Pag-lasit na lang yata, no? Wow. Pero yun nga, yung axe na ba-burst down nila lagi sa gitna. Ewan ko, combinate ng secret yun. Kasi kung mapapansin mo, medyo prepared din sila dun sa naging teamfight kayo na. Kompleto sila sa gitna. It's just masyadong masakit yung burst damage nila. May break, meron kang tiny. Tapos ang ganda din ng snowball save talaga. Daming na dodge na spell din. Na damage yun sa snowball ni Hansken. And ito na nga, meron ng Fury yung Juggernaut, guys. Pero matumba man naman, Maelstrom. Yung kanyang alaga. Ito yung mahirap eh, kasi side ng secret. Usually kapag ganito yung lineup ng secret, hindi mo i-expect na magiging ganito kahirap si Nisha sa morphling niya. Like how many times has he died sa gitna, sa top lane and then sa mid lane na naman. Kaya itong hero ni Matumba man, like dalawa silang naghahati sa farm, dalawa silang passive. Yun yung mahirap side ng secret. Ooh, nakapag TP out pa si S4 doon, hindi tumama yung Savage Roar. Sayang. For Matumba man. And
Ito ha, pag dati, nakikita ko pag ganito yung Viper, nagpo-fall off to eh. Pero this game... Okay, Anisha, makakapag-strength pa siya. Mabuhay pa siya. Nagkakaroon ng impact ito si S4. Oo, I mean, even si Poppy, I didn't expect na buo na yung kanyang 4 staff dito ha. Kita mo naman yung net worth niya, siya yung pinakamayaman sa lahat ng support. Support! And ito na yung Mantis style, itong si Axe. And then going for Shard nga, si Zai. So, ina-expect natin mamaya na iikot at iikot yan. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. At yun naman yan, no, si Nisha, magkakaroon na rin ng Manta style. So, ito na yung mga survivability item nila sa initial damage, pero... Oh, pero... Okay! And hindi niya kinaling yung alaga rito, pero... Zai! Wow! That soulbind came from FNG, nakasil yung TP rito. Ito si Zai. Na sana eh, nung TP out niya. Napasama pa yung Manta, no? Oo. I mean, kasi nabind. Nabind eh, di ba? Kung wala kang Manta ron, di ka nabind. Malas! Oh! Namatay rin yung creeps kagad, hindi nakaka-latch yung stun nung Hookie ron. Eh. Medyo... Sumis kang ikutan eh, no? Ay, ay, ay. Lako, lahat ng kamalian na pupunta rito sa secret, guys. Lahat ng swerte, nandito naman sa Alliance. Okay, aha. Think secret has completely lost this game yet. Kasi hindi pa naman natin nakikita yung nice wombo combo nila. It's just, yung kita mo talaga yung aggression ng Alliance eh. It's just yung nature ng hero nila. Plus nagkaroon sila ng magandang laning phase. That's why they are this aggressive sa game. Pero Nisha na naman! Nisha! Delegado na, pero napag-strength naman siya dyan ni Manta Style to cancel that silence nitong si Grimstroke and ito na kay Manta Style. Yan na yung worth niyan. Pag na-silence, Manta mo lang agad. And Sai, kompleto na rin. Meron na rin siya rito yung shard. Papunta na. Ito na, makikita na natin yung power of shard. Pero limp again with that avalanche toss. Patay kagad. Ito si Absorb. Pero ginaya po siya rito. Tinos back siya. Blast the call. Patay itong si Limp. What a play on the side of Secret. Hindi ko alam kung binait ba talaga nila. Ano, nagkataon lang na nandun itong si Nisha. Pati itong si Axe. That was a really good response. Fast response side ng Secret. Kalungkutan nga lang, si Poppy yung nakakuha ng gold. That's like 525 gold. Maganda sana kung si Nisha yung nakakuha eh, no? Mas makakapag-a-a-a. Oo, lang daw. Mamaya daw, right-click na daw si Poppy eh. Mag-aano na rin daw siya. Level 20, yung Leer Shredder. Attack damage. Kasi eh, si Axe, ganun na ginawa. Oh, mantas na lang ako. Ako na-carry dito ah. Tingnan natin mga illusion dito mamaya ni Axe. Alam mangyayari. Or si Phoenix lang yung ano eh yung disbed. Si Absor nga lang yung ano talaga rito, Chapsoy guys eh, 06 yung Phoenix. Mag-Aeon Disc na nga lang siya para talaga hindi siya maisang combo. Ayun na, Aeon Disc na pala siya. Pakunat na lang. No, limang Bracer, pwede na yun. Limang Bracer. Grabe ka naman doon. Hindi na pa combo, para makapag-itlog lang. Op, ito yung Axe. Ang ganda rin pala nung Axe talaga. Backdoor lang, oh. One, dalawa, tatlo, apat. Mucha! Diba? Pwede pabulis yun, pero... Magbubus yung farm mo. Sobrang yayaman ka sa end up na yun. Pero si Nisha, Uy, Nisha! Pero napag-stack naman siya dyan, mga bears down ba? Sinapak! Lama ko, mamamatay! Hindi, napag-mata style and then Nisha with the TP out! Yun nga lang, na-solve by sila rito! And Nisha na Viper Strike patay itong si Nisha! Napakamalas naman! Matumba man bear! Sinisisi na siya ni Nisha! Pero yung bear din dito! Mapa-burst down and it's time to go Roshan! For the side of Alliance, binigyan pa sila ng double damage! Gaben Love Alliance! Ay, plus tag team, plus double damage, equals easy peasy Roche. Hintayin nila yung blink dagger ni Zai. Siguro kung di namatay si Zai kanina sa Ancient, baka nakakuha siya ng blink. Oy! Age of the Immortal. Pupunta dito for the side of Alliance and Poppy Delegado.
Hindi na pag-4 stop out siya doon. Pero si FNG, pinatay nito si Batumbaman. Yun niya lang, na-omish na sino? Yung BRNA! Inay na ko po, Batumbaman. Natumba nga po siya roon. Nico, baby, ako ang best carry dito sa Europe region. Napatunayan niya. We haven't seen yet yung axe with the, I mean, with the blink dagger at least. Eto na, may blink dagger na pala si Zai. It's oh, bilis, bilis. Mabilis ba? Tumagal na nga eh. Hindi, kanina parang kakakuha niya lang 2 minutes before, di ba? Parang 2 minutes, nakaparm na kagad siya ng dagger. Oh, PS4! Rararar! One! Suntukan! Suntukan! Uy! Tatlo nga yun ah! Oh, nagitlog! Uy, umitlog! Ah, kasi matutos back! Op! Oh, Japsor, okay. Maganda yata para sa kanila to, pero mayroong Age of the Immortals yung Nico Baby, kaya mag-out na lang muna sila dyan. Ang ganda nung last minute call ni Axe. Kasi makapapasag yung tatlong hit na lang yata ni Nico Baby kanina pa, so nabuhay pa tuloy silang lahat nun. And they got a Viper with an Age of Immortal ng Alliance, ha? Tama, tama. And wait lang. Yung pag-spike ng farm dito nung ano, nung axe. Kita mo, like, almost every lane, ang bilis niyang ma-clear ng wave, tas jungle pa. So, talaga magbo-boost yung farm dito ng axe. BKB next, yung item niya dito, para hindi na siya mabudget dun sa Viper. Alam niyo na, guys, ha? Gamitin niyo na, mantas na, no? Axe. O, ganyan. So, biglang mayroong team versus sa kalaban. Ano ba mga bosset dyan? Yari. Aha! Ito, pupo siya sila Rita. Si Nico Baby! Tingnan natin. Iba din talaga yung ano ni yung impact ni Nico Baby sa carry niya eh, no? Oo. Naka-pressure eh, no? Pag sumasama. Lakas ng Alliance. Ang maganda pa dito, kung makukuha pa nila yung next Aegis, magkakaroon ng shard. So, hindi niya na kailangan mamili ng shard. Shard. Oo. Ayun, agad yung scepter na siya rito. Slash niya kagad yung mga illusion ng Axe yan, okay din. Si Tiny. Pagka sweep blink niya, lalo na, sabi rito ni Jepper. Oo, oh, sweep blink kaya tayo. Pero BKB muna siya. Kasi masyado nang greedy na delay yung item niya. Mas maganda sana kung naging mas maaga yung kanyang Manta style blink. Pero yun nga eh, namatay na, nasunod-sunod kasi din yung patay ni Zai, kaya na-delay yung item niya. Basahol pa to sa ano eh, blade mail eh, kasi iikot ka, sakit plus na. Mas masakit yung magiging damage mo talaga eh, no? So parang ito yung new blade mail ni Axe. Shard. And Manta style, pero oops, iikot si Nico Baby. Naghahanap lang siya. Wala, di siya natatakot dito, pero may ispatan yata na si Zion Papi. Naghahabol pa rin itong Alliance. Double damage, may ispatan. Na naman, limp. Yung makakuha niyan. And naku, ito sakto-sakto. Oh, the blink in. Ayan na, kinombo na. 1, 2. Pero may Manta style. 4 stop out by Papi. May cookie galing pa yata si Papi. Yeah, oo. Fine. Iba talang ganda ng 4 stop, guys. Oh, kita nyo, oh. Ilang beses na nang kakaligtas, ha? Nang kakampi. Shout out sa mga support. 4 stop is the key, guys. Totoo. Wag yung Manta style yung pansinin nyo. Pansinin nyo din yung 4 staff, guys. Naiinganyo kayo sa Manta style, eh. Oh, pero Papi Delegado rito, hindi na burst down si Papi Ron. Pero yun na nga yung last na ice shard nito si Hansken. Will secure a kill for the side of Alliance. 1K lang yung kalamangan nila dito. 15-9 yung score natin. In terms of patayan, lamang na lamang itong Alliance. Pero network wise, 1K lang yan. BKB na pala si S4, oh. BKB na din. So, with an Aegis, medyo, I think, 2 minutes na lang yata yung natitira dyan, no? Sa Aegis na tong si Nico Baby, pero dalawang Outer Tower, yun nakuha nila. Plus yung Outpost, kung madidepensahan nila to ng 30 minutes. Before 30 minutes, malaking experience, ano yan, boost for the Radiant side, syempre. Aha! Courier! Oh, pero yung alaga na naman dito matumbaman, tingnan natin makapagsabi. Shush pa siya! Pero may call! And patay kagad si Hansken dito, pero nabibreak po siya. Netong si S4, hindi siya nakakaikot doon, yung kailangan niya mag-out. Pero Papi, yung kanyang alaga.
Oh, siya Papi na matay ron. And then Zywid, the call, pampakunat lang. S4 yata yung kailangan unahin dito ng Team Secret. Masyado masakit. And numbers down nila. Itong si Limp Manta Style will be used. Meron pa ba dito ang Omnislash? Itong si Nico Baby, wala na. Sweep Slash na lang pala, meron siya. And Misha, buhay pa rin po siya rito. Lalaban na naman, another call on this Viper Zai. Nakapagkaling Blade pa, makakaligtas pa yung Nico Baby. Gusto niya bumalik, pero nakapag-out itong si Zai. Merong A on this. Off the call again! And that easy, Ibi! For Nisha, calculated play. Grabe si Zai, how many times siyang nakapag-in and out of team fight? Like, sobrang ganda nung mga call niya, pero yung pinakabayad na bayad doon was the two-man call sa Tiny Tasker kanina, na burst down niya agad yung Tasky, na force niya mag-BKB yung Tiny, so na out of position agad yung dalawang core ng Alliance. So, alayo ng habol ng ano eh, ng Juggernaut kanina, hinabol nila yung Snapfire. Which is okay for Poppy, okay na natanggal yung, or na-stop yung ultimate niya, pero sinisimot na ng Secret yung backlines ng Alliance. Oo, grabe rin talaga si Zai doon. Ang tapang niya, konti-konti na lang yung buhay, oh. Alam niya eh. Sige, ibi mo na lang ha, pag na-call ko ha. Ang galing, ang galing. Uy, uy, uy. Oh, kita na lang dito, Illusion. Tatalong ba si Sai? Hindi. Ayot na lang daw muna. Working kalamangan dito ng Team Secret. Nakakuha na ng momentum dito sa laro natin. And, Nico Baby na lang yung mayaman for the side of Alliance. One team fight na lang daw to turn around. Yup. Aha, going for Skadi yung Morphling after na kanyang EB and Manta style. Axe, meron na siyang BKB. So, nakukuha na rin mga kalalang item dito. Nico Baby going for Skadi. So, yun yung kanyang bubuhin dyan. I think okay pa din naman yung Alliance ito. They just need a better initiation. Naunahan lang talaga sila ng Secret kanina, saka ang ganda din ng timing nung pagpasok ng Secret eh. They timed it na ka-expire na or nag-expire na yung Aegis of Immortal ni Nico Baby. Pero syempre lalaban pa rin talaga yung Alliance on it. They know that they are ahead. May mga BKB talagang hindi lang nag-swak yung kanilang team fight. Pero smoke na naman. Pero ito, naka-smoke na naman dito ang Team Secret. Tingnan natin kung sino ang mauuna sa kanila. Nico Baby magpapakita sa may bandang gitna. Nag-aabang tayo dito kung tatalong ba si Zai. Ay, yan ang ayong call. Pero kapag Manta style, oh, na-burst sila kaagad si Nico Baby. Isang mabilisan lang in Alliance. Kailangan na po nila tumakbo. Bye back on Nico Baby. Pero eto yung egg. Paano kayo lalaban dito? S4 with the BKB and TP out. Makakaligtas siya doon. Pero si Hansken, makukol na naman po ulit dito. And that call and play by Zai. What a play on Secret. Hindi ko alam kung bakit ganun kabilis nila na-burst down. Eto si Nico Baby. Pa siyang natin na hindi din naman ganun katanky ang isang Juggernaut, oh. But Ed, nakita nila si S4 na clear na creep wave dito and walang TP yan. Oh my god, nakaligtas na, nahuli pa, 60 seconds down yung Viper. Wow. From Axe? yun na nga yata, no? The Manta? Manta Shard? Ikot at iikot ka talaga, plus syempre alam natin yung counter helix kapag ina-attack ka, Juggernaut is a really fast attack animation, so talagang pure damage yun eh. Plus meron ang ganda din kasi percentage damage coming from Sunray, so ubus din talaga yung Juggernaut doon. Unless anticipated mo yung initiation ng Team Secret, hindi ka makakapag-react doon with a save. Oh, akala ko nakapag-manta style si Nico Baby, hindi. Si ano pala yun? Si Zai pala yung nagmanta kaagad doon. Pero ito, tinan natin Nico Baby, kakabayback niya lang ha. Pag tinalon lang siya rito, may snowball save eh. Yun yung hindi nila nagawa kanina. Pero oop! BKB gagamitin dito Limp. And Zai, oh, buhay pa rin naman siya. Pero Omnislash kinamit po sa kanya, umiikot-ikot. Ito, kita mo naman si Zai. Pero buhay pa rin, ganun kakunat yan. Hindi man lang nagotubili itong Secret na tulungan si Zai. Kasi alam nila makakasurvive. Though, nawala pang Phoenix Egg,
ang secret, but it's gonna be up in 14 seconds. Kung gusto nila, pwede silang mag-counter-initiate ulit, pero uuwi na si Zaya. Wala na rin siyang BKB. Boots of Travel pa yung magiging iteman dito ni Zaya. So, the global presence, the pick-up is going to be there, pero may nag-aantay na axe sa loob. Alam nila na may Roshan, and it's time to go for the side of Team Secret. Kailangan nila ilaban to, pero ang ganda ng vision ng Alliance dito. Napop yung smoke nila and matumba man. Kailangan niyang alagaan itong kanyang alaga dahil wala siyang pero grabe naman yung burst zone na naman, live na patay, and then the call FNG and Asker will fall. S4 with the BKB, TP out. May pang cancel ba sila dito? Yes, kaya pa yung damage, double kill on Zai, and 3 heroes na side ng Alliance na pabuyback pa doon. Itong si Limp, wow. I mean, hindi na nila makukontesto. There's just no way. Wala si S4. Juggernaut also bought back. It's too risky to even contest itong Aegis na to. Pero yung shard mapupunta sa side ng Secret. Kinong bibigay yung shard? Kay Phoenix Sunray. Ayun na nga, binigay. Phoenix Sunray kahit naka-egg. And pati merong slow guys. 12% slow. Malaking bagay yon. Okay na guys! Game 2! Game 3 na! Game 3 na talaga to? 17k net worth lead guys. Yung all throughout naman ng game, hindi naman din talaga naging malaki yung kalamangan. Kasi nga, I don't know, like this Viper did his job, pero kasi wala ka naman ganang ibibreak sa kalaman. Oo, magpo-fall off talaga. Unless sobrang yaman ni Ayn rin. Yeah. Wala siya mag-burst down. Kaya ito si Absor nung nag-iayon this. Wala na, hindi niya na napati si Absor. Hindi gumagalaw to. Hindi to S4 hero. I mean, siguro like last patch, I would say na okay lang yung Viper. Pero nakita natin towards the end ng last patch, nag-fall off hard din talaga si Viper eh. Mm-hmm. Maganda lang talaga siya pag may mga break. Wala ka namang ganong gusto. I mean, si Zai, pwede mong i-break. Pero may BKB na si Zai, wala na pakialam si Zai dun sa parang hindi siya mag-counter. Mayaman eh. Mayaman. Mayaman. Dito yung pangkaraniwan na offline na talagang yung kukunti lang yung item, dagger lang, ganun. Wala eh. May BKB, may Manta style, makapag-farm. Mayaman na mayaman. Top nga sa network natin eh. Zai. Onax. Namatay pa yan ng ilang beses ah. Napanish pa nila yung Manta style na yan, but you know, the patience and the trust with this Manta style nitong si Axe. I mean, I've actually been seeing it a lot sa pub games. It's a pretty good item. Yung shard mechanic talaga ng mga hero eh, no? You gotta take advantage. Lotus na rin si Snappy Snappy. Pero syempre, you still have to respect yung high ground dito ng Alliance. Syempre hindi pa naman out of the woods yung Secret, saka alam na natin kung gaano kaimportante yung game. You cannot afford to make any mistakes kasi pag natalo sila dito 2-0 eh, wala silang game to nahabol, so kailangan nilang ipanalo tong game na to. Oo, and ito tinan mo yung Tiny Rito, yung network niya talaga sobrang baba, pati itong Viper. Samantalang dun sa mga sa side ng Team Secret, tatlong core nila ay napakayaman, alas pare-parehas ng farm. So, 3 versus 1 to. Jag versus sa tatlong core ng Secret. Ay, maasahan mo din talaga yung Bernie matumba man dito eh. Nakita, meron is well? Di, wala. Nanti-trip lang. Walang din na sila lalabas dito. Wala na, ganun yung stroke. Kaso wala. Guys, ang layo pa niya. Ang layo pa niya. Dahil portrait niya yung Axe, pwede. Or kahit itong si Nisha sana. So, wala pa. Kahit isang component, wala pa itong si Grimstroke. Layo pa. Ano, kinuha niya eh. Yung shard. Pero, bago kasi pumutok, nababurst down na yung... yung, Juggernaut. Buo na ba yung skadi niya? Ayun, buo na. Malay mo, Kuya Lo. Malala mo, Divine. The Divine. Tingnan natin kung ito ba ang magiging sagot. Kasi nararamdaman na nila na...
nagpo-fall off hard na yung heroes dito ng Alliance. They just need that heavy damage na magagaling kay Niku, baby. Kasi initial damage na talaga yung sa side ng Alliance, wala na silang nababurst down na hero. And may Octa rin core na itong si Zai. Ilang segundo yung call? 7.5 seconds. May call palagi, pero oop! Matumbaman yung kanyang alaga, pero call. Ginamit dito kagad, Viper, gusto nila burst down. Mababurst down ba si S4 with the BKB? Hindi! And Zai, delikado dito, pero meron siya nga doon! Cyclone yun nga lang, patay pa rin ang Zai. And kailangan nila tumakbo. Ito na naman yung Alliance, guys. Hindi sila magpapadarag. Oo, pero yung pala. Pala nila, basag. Namali yun, Tos. Oo. Basag pala yung top lane, yun pala yun. Naka-split push pa eh, no? Eh, Niku baby, nag-aabang dito pero may Lotus Orb. Oh, ginamit niya pa rin. Okay lang daw, and si Nisha pinatay ito si FNG, buyback. Para doon sa may Grimstroke, kumikot na rin dito ito si Niku baby. Pero Nisha, mayayari ba siya? May Age of the Immortal yan. Goods na goods lang yan, pero Papi will fall. Oop, the combo, Avalanche Toss. Nisha! Ito na naman ba ang kanilang sakit? Pero bottom lane pala, nag-push na naman. Si Matumba man doon. Ano lang nilang umisi, no? Pinapakaba na naman nila yung mga tao rin. Nakuha na yung rock sa taas. Oo, nakuha na yung rock sa taas. Divine. Konti pa. Dagger para dito kay Nisha. Sweep Link, yung kanyang bubuin. Dalawa kasi yung core na nga. Ito yung corner, ano? Hindi na nga si ano, Axe eh. Yung secret dito. Mhm. Pati si Nisha, ang laki na din ng effect niya sa teamfight eh. Si Matumba man, di ba? Ninangat-ngat din niya yung mga support sa likod. Kita mo, yung teamfight na yun, though na sobrang messy, dalawang, nakakuha pa rin sila ng isang rock sa taas. Wala din si Zai, that whole teamfight. So, either way, parang okay lang din yung trade eh. Nawala yung Aegis, nakakuha sila ng Rax. Parang ganun na sumatay si Axe. Parang ganun lang yung nangyari. Ayun na yung Nisha, guys. Nararamdaman na natin. Wanit ko ang mga support ng Alliance. May buyback naman bawal ito lumabas. Si Hansken. Bawal lumabas. Ay, oh, top lane. Gugundo na naman pagkaka 45 nila doon ni Niku baby. Delegado rito, tumatakbo. The call coming from Zai. Ubikot-ikot lang. The Savage Roar. Oop, suntukan na naman po ito, pero kailangan mag-buyback dito. Magkukukul niya! Ay, ang ganda naman o, pero may Omni Slash pa, hindi. Sweep Slash lang yan. Niku baby, ay Omni Slash, ginamit niya na rito. Nagahate yung bear, pero umikot. Oo, namatay pa si Matumba man! Ano? Gusto niyo ba lumaban? Niku baby ako eh! Gamer's Clash 2! Suntukan? Oo, nakakaikutan o. Sweep Slash, nakapag-cheese. Pero tingnan natin, nakakaikutan nga ba? Niku baby! Nag-battle style ka pa! Question mark! Pero basag na pala yung kanilang base dito! Mega Crimps! Nakapatay ng dalawa core! Yun nga lang! Ubos na ang kanilang base. Yung apat tumunganga sa well. Oh my god! Ang ng bakbakan sa taas. Pero syempre, hindi naman patayan ng goal sa Dota, di ba? Objective, you gotta kill yung ancient ng kalaban. Kaya pala, ganun ang nangyari, guys. Bayin time lang si Zai. Eh, maghahabol si Niku baby rito. Sabi niya, bahala na ko dyan. All in ako sa may kita. Wala na lingunan to. Matira matibay. Hinahabol niya si Yapzor dito. Pero may Lotus Orb na naman. And gusto pa rin niya kabulin. Itong si Yapizor. Oop! Ayan na. Pero may Aeon Disc. Avalanche. Toss. Gagamitin. Refresher. Another Aeon Disc. Mag-i-itlog ba siya rito? Oop! Yung Scepter. Itlog kinamin. Pero mababasag po iyan. And itong si Nisha. Pumasok sa may gita. Niku baby. Hindi siya kaya dito. Wala kahit sino sa side ng Team Secret. Pero Hansken, madadive back yata ito, Papi. Oop, Nisha, konti na lang kanya buhay. Nagka-normal na si Nisha. Ginamit, Papi is down. Pero si Niku baby, nag-aabol na naman yung Crips sa may gita. Hoy, bumasag. Wala Crips. Paano kayo pabasag dyan? And Roshan, oop, may double damage pang nakita. Itong side ng Alliance. Ginamit yung Secret. Oh! Ayun! I love you, Gaben! Sabi ng Alliance! I love you, Gaben! Op, 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 op! Nakaabang? Nagpakita siya rito, ha? And bye-bye, bye, Papi!
Ito, baby. Oh, ayun na. Hindi ako nag-Roshan. Zai, ang galing mo pala, ha? Oh, Aegis of the Immortal. Mapupunta rito kay Nico, baby. Kanina niya bibigay yung galing server din na natin, Nico, baby. Pinubuhat ang buong alliance dito. Kahit mag-AFK na lang yung sa base yung apat. Oh my God. Pwede niya ibenta yata, ano? Kinain niya yung ano eh. Ganims eh. Marirefund yan. But, secret, I mean, I understand na gusto nilang i-contest yung Roshan, pero... Divine Rapier, wala namang Blade Mail si Axe. Like, I just don't see him dying dun sa Axe without the Morphling. And itong si Bear kanina, nakapag-mega trip sa nila, just force ang malakas ang alliance with their teamfight. Kasi hindi naman kahe ni Juggernaut may pag 1v5 eh. Mm-hmm. So, basta i-lure lang nila yung alliance, parang i-ano nila, i-overwhelm nila. Walang with numbers. Walang buyback yun, no? 30 seconds, wala yung Axe. Ito yung main initiator ng secret pag gusto nila pinapatay etong si Juggernaut. Pero this time, tingnan natin, so, Sweep Slash gagamitin dun sa alaga. Dito ni Matumba man, pero kalahati ang buhay dito ni Nico Baby. May paloob na snowball. Papasok sila rito. Hands can mamamatay. Walang buyback yan. 104 seconds yan. And Nico Baby, mukhang mag-backout na sila dito. Pero, oop! Magahabol pa yung secret, pero Soulbind will be used. Igswell nandito na rin. Yun nga lang, na-Lotus Orb! Yung Omnistash dito, pero okay lang daw. Sutukan pa rin to, pero may egg! Naku, delegado si Nico Baby rito, yung Age of the Immortal. Magagamit, and another egg. Pagbuhay mo, tulog ka ulit. Uy, narut pa! Tilaglag ang Divine, hindi! Natashi yung dami. Uy, yun lang. Nakaling Blade. Pinaasa lang ang alliance dito, and GG, itinawag na, pumuso, pero hindi na kinaya, guys. Hindi dalawa yung core ng alliance dito, they probably lost the game, but since they have core ng alliance, pero grabe yung teammate, hold, grabe, secret, ang ganda na ginagawa na, and at some point, where are you guys going? Grabe si Nico Baby. Puta, may kabalagi. Nico Baby, no? Parang... Sorte pa yung Roshan. Double damage. Roshan nagre-respawn lagi sa kanila. Oo, yung mga ganun nun. Sobrang lamang na. Kung hindi nga na mega corruption, putya, maniniwala pa akong alliance yun eh. Talaga na mega corruption eh. Kasi si S4, di ba, hindi siya makasama kasi kailangan niya mag-defend. Grabe, grabe yung alliance na yun. Pumapalag, Nico Baby. Hanggang sa dulo, may hinuhugot pang baraha sa bursa. Grabe. Yun yung Nico Baby na magaling. Pakino mo. Ay, sorry. Grabe. Sa isa ka, no? Nico Baby. Pagaling nga mag-dota to, guys. Pero yun nga, sakto-sakto, may game number 3 tayo. Panalo ba tayo? Magana pa? 800? Yung 5k natin kahapon, 800 na lang, ha? O, sa tanda tayo, Aishi, ikaw na ang demisyon. Ay, di ko alam. Sa tayo, alliance or secret? At ang puso ko biglado, no? Di ko alam. Kuya Nick, sa tayo, alliance, secret? Even. Even daw, even. All in mo na, even. Birthday niya birthday ni even, sakto. Yeah. Oh, even. Game 3, even. Para NG natin yung laro. Magandang bakbaka lang. NG natin yung laro. Tama, guys. Pero even. Gusto niyo mag-bet, guys, ha, ng real money. PhoenixBet.com, promo code natin, LuponWXC. Huwag niyo kalimutan, mag-PM sa Kuya Nick. Ay, mukhang may game number 2 taya si Kuya Nick doon. Team Secret, oh. Grabe, sumusundok-sundok pa. And alam nyo na, ha? Voucher. Lupon, voucher seller, guys. PM lang din po kanya pag gusto nyo magpa-load. And ayun na nga. Naku, itayaan nyo na sa game number 3. Kung kanino man yung kayo napupusuan, hindi kayo binibigo. Napakagandang Dota yung nasaksihan natin. I-ready nyo na ipasikyan doon. Saka yung bold egg. Game number 3, huwag po kayong alis. We'll be right back, mga sir.